Welcome to our channel, Youth on the Rock. Jesus is the rock. Like, share, and subscribe to our channel. Isaiah 41:10, ito ang sinasabi, "Ako isa sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at iligtas." Ikaw ba ay isang kabataang Kristiyano? Nabagamat ikaw ay may pananampalataya sa Panginoong Jesus, nakakadama ka pa rin ng takot dahil sa coronavirus, sa mga bagay na nangyayari sa paligid mo. Sa mga sandaling ito, pinapalakas kita. Ang sabi ng Panginoong Jesus, huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Paulit-ulit na sinasabi ng Biblia ang salitang ito, huwag kang matakot. Sinasabi ng Diyos sa iyo, kabataang Kristiyano, na huwag kang matatakot. Bagamat nakakatakot at nakapangihina ng kalooban ang mga nangyayari sa paligid mo. Ngunit ito ang sabi ng Diyos para sa iyo, huwag kang matakot sapagkat siya ay iyong Diyos. Hindi ka dapat mangamba, palalakasin kanya at tutulungan, iingatan at ililigtas. Panghawakan mo ang salita ng Diyos sapagkat sinabi niya sa Isaiah 55:11, ang salita na lumabas sa kanyang bibig, hindi ito babalik sa kanya ng walang kabuluhan. Panghawakan mo ang salita ng Diyos. Kung ikaw ay nakakadama ng takot o nangangamba ka pa rin, kahit na alam mo na kalakasan mo ang salita ng Diyos, inaniyahan kita, kabataang Kristiyano, manalangin ka at ibigay mo sa Kanya ang lahat ng takot sa iyong puso. Manalangin tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, purihin ka, luwalhatiin ka. Salamat may pagkakataong kaming lumapit sa iyong paanan. Sa mga sandaling ito, Diyos Ama, nilalapit ko po sa iyo ang lahat ng mga kabataang Kristiyano na nakakarinig ng aking tinig. Yung mga kabataang Kristiyano na nanghihina at pinanghinaan ng loob dahil sa mga coronavirus, sa mga bagay na nangyayari sa kanilang mga paligid, sa mga negatibong balita na kanilang naririnig. I pray, Father, hipuin mo po sila sa mga sandaling ito. Hawakan mo sila ng iyong makapangyarihang kamay. Abutin niyo po sila. Saan man sila naroroon, Ama, dalangin ko na palakasin niyo po ang kanilang kalooban. Ipaalala mo sa kanila na hindi sila nag-iisa. Panginoon, dalangin ko, palakasin mo po ang puso, ang kalooban, ang espiritu, ang pananampalataya ng mga kabataang ito, Panginoon. Alam ko po, Panginoon, na sa mga sandaling ito, hindi pa nila nauunawaan ang mga bagay na nangyayari at ang mga bagay na mangyayari pa sa inaharap. Ang dalayan ko sa iyo, Ama, palakasin mo po ang mga kabataang ito. Dalayan ko, maranasan nila ang kapangyarihan mo. Maranasan nila ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu Santo. Dalangin ko, hawakan mo ang kanilang mga kamay. Dali mo po sila, Panginoon, sa lugar, doon, Panginoon, sa presensya mo, upang makuha nila ang kapayapaan ng puso, kalakasan ng katawan, isip at kaluluwa. Panginoon, salamat sa iyo. Tinitiwala ko ang mga kabataang ito. Gamitin mo po sila, Panginoon, sa iba pang mga kabataan na sa pamamagitan ng mga buhay nila, Panginoon, ipaalam nila sa mga kabataan din, Panginoon, na ikaw ang pag-asa sa magulong mundo, na may kagalingan sa coronavirus. Ikaw lang, Panginoong Jesus, ang kagalingan sapagkat ikaw ang dakilang manggagamot. Samahan niyo po ang mga kabataan ito, Panginoon. Help them to be a good witnesses of yours, Father God, na maging mga saksi mo sila, Panginoon. I pray, Panginoon, na maranasan ng mga kabataan ito ang kapangyarihan mo, Panginoon, at makita ng mga tao, ng mga kapwa kabataan nila, na ikaw ay Diyos na makapangyarihan buhay sa lahat. Salamat, Panginoon, pinupuri kita, pinapasalamatan kita sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat muli sa pakikinig mo dito sa Youth on the Rock. I encourage you, young people, na kapag pinanghihinaan ka ng kalooban, manumbalik ka sa Panginoon, muli mong itadaga sa Kanya ang iyong puso, ang iyong buhay, at manalangin ka sa Kanya.
Sapagkat ang ating Diyos, He is the God of second chances. Maraming salamat muli. May the Lord bless you and keep you. Amen.